ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin to gagawing wireless extender. So, meron tayo ngayon dito isang desktop which is malayo dun sa router ko. So, ayoko magkaroon ng wire. Ayoko maglatag ng connection. So, ilalagay ko siya ngayon dito katabi ng CPU. And then, gagawin ko siyang extender ng wifi ko. Yung isang wifi ko ay nandun sa room. So, medyo malayo siya. Ayoko na mag-wire, kaya gagawin natin. Kukonnect lang natin siya at extender. Plug-in lang natin si Tenda. Pili lang tayo ng isang port. Huwag lang sa 1. Pili lang tayo from LAN 1 hanggang LAN 3. So, doon lang tayo pwede magkabit ng connection. I-plug-in lang natin siya sa LAN 2. And then, so ito yung wire niya, napaka-iksi lang. Kakabit natin ngayon sa ating PC. Ayan, so dito tayo sa desktop. Open natin yung web browser. Okay, so ang default IP address niya ay 192.168.1.0.1. So pwede rin natin siyang i-check dun sa network settings. Ayan. So, as default, hindi natin makikita dito yung repeater. So, gagawin lang muna natin, check natin yung dynamic, and then, okay. Ayan. So, dito, makikita na natin sa internet setup. Ayan. Ayun. So, makikita natin yung repeater natin. So, mag-i-scan lang siya. And then, pag after na scan, makikita natin yung ating wireless connection. Yung ating wifi. So, i-connect lang natin siya doon using our password or your password. And then, after mo siyang makonect, magre-reboot lang siya. Ayan, so connected na tayo. So ibig sabihin, may internet na yung ating desktop. Dito naman, pwede nating enable yung preferred band. So, parang ibaband mo lang yung connection ng 5 tsaka 2.4 GHz. Parang, compared kung tig-isa siya, parang dalawang beses ka mag-configure ng wifi name at password. So, kapag in-enable mo siya, ang mangyayari sa kanya, isang configuration na lang. So, isa na lang yung wifi name, yung SSID, at isang password na lang yung makikita ng ating mga device. Like, cellphone. And then, yung cellphone na, o yung device na yung bahalang mag-connect, kung ano yung malakas na signal na nakikita niya. Let's say, malayo ka, ang nasagap ng cellphone mo ay 2.4, o kaya yun yung malakas yung signal, dun siya mag-connect. So, wala kang option na pumili. Parang automatic siya. So, kung gamer ka naman, mas maganda, i-disable mo na lang. So, kung gamer ka, medyo gusto mo lagi ka nasa 5.0 o 5 GHz. Kasi mas malakas yung signal ng... I mean, mas malakas yung bato ng internet kapag nasa 5 GHz tayo. So, kung gamer ka, dun ka na lang mag-connect. Huwag mo na siyang enable.
So try natin i-ping kung may connection na, kung may internet na. Ah, wait. Parang mali yata. Kailangan may www. Ayan, so may internet connection na tayo. Okay, guys, thank you sa panunood and please subscribe and like sa ating video. Thank you.